Hello guys, welcome to my channel, Real Vintage Electro. So sa mga may hilig dyan, maging ganap na isang technician, sa may hilig mangulikot dyan ng mga appliances, may hilig magkutingting, so may hilig mag-imbento, so this is the right channel for you. So ngayon guys, share ko sa inyo yung isang gamit ng isang technician. Basic lang siya na gamit pero powerful. Bakit ko nasasabi yung powerful? Kasi magiging sandata na rin siya sa pagkikipaglaban. Hindi sa pagkikipaglaban sa mga kaaway, kundi sa mga appliances, sa mga pyesa, problema. Hindi problema ng tao, hindi problema ng mga appliances. So ngayon guys, share ko muna sa inyo, ituturo ko muna sa inyo kung paano o kung saan ginagamit yung mga parts ng multitester. Ito guys, ito yung tinatawag na multitester analog. So ngayon guys, bakit siya multitester? Kasi isang ano lang siya guys, nandiyan na yung apat. Apat yung magagamit mo siya. Ang multitester kasi guys, merong apat na states. Makikita niyo sa screen guys, meron tayong green which is represent sa ohms, tsaka yung red sa EC B or EC alternating current voltage. So ginagamit natin yung guys yung ECB sa mga wall or sa EC voltage. O sana example ng EC voltage natin guys sa mga wall ng Meralco, ito mga saksakan natin, outlet natin na ginagamit, sinasaksakan natin na electric pan. Diyan natin yung magagamit. Sa katapat naman guys, yung makikita nyo, yung DCB, ibig sabihin direct current. So lahat ng mga direct current, yan naman ang gagamitin natin pang test. Example ng direct current, battery. So battery ng relo. Ito, direct current to, ang voltahin to is 1.5 volts. Another example naman sa direct current or direct sa DC, battery ng motor. So, ang butahin naman ng battery ng motor is 12 volts. So, ngayon guys, yung sa isa naman guys, yung sa baba, yung sa DC, MA, ibig sabihin, DC, micro ampere. So, saan ginagamit yan? Ginagamit naman yan sa mga amplifiers, sa mga biasing. So, ngayon guys, tuturo ko muna sa inyo yung isang stage lang muna. Kasi, yung ang Real Vintage Electro kasi guys, i-share niya lahat. So, i-share ko lahat guys yung lahat ng nalalaman ko. O, i-share ko lahat yung mga experience ko, natutunan ko about electronics. So, ngayon guys, magsisimula na tayo sa, dito muna tayo sa resistance. So, bago ang lahat guys, bubuksan ko muna yung likod para makita mo rin yung, magka-idea rin kayo yung hindi alam yung loob ng ano, loob ng multitester. So, ito na yung loob ng multitester guys. Yung makikita nyo sa screen guys, merong battery. Sa kaliwa, merong 9 volts. Tapos, dito naman sa kanan, merong 1.5. Dalawang 1.5 is naka-series na yan, is equal na yan sa 3 volts. So, saan ginagamit yung dalawang battery? 3 volts. Ngayon, ginagamit yan guys, dito sa resistance stage. So, ginagamit natin yan dito sa 1 ohms, 100 ohms, 1,000 ohms. Tapos, yung 10K guys, or yung 10,000 ohms, yan yung sinusupplyan ni 9 volts. So, ngayon. Ngayon guys, gagamitin na natin, sisimula na natin kung paano ginagamit yan or saan ginagamit yung mga resistance. So, ngayon meron akong dalawang example muna dito. So, isang switch ng TV, saka
isang resistor. Resistor na 5 watts saka 3K or 3000 ohms. So ngayon guys, titestan na or sasarado muna natin siya guys para ayos yung pag-test natin. So ngayon guys, itest natin yung switch muna guys. Sa nakasit ang sa switch naman kasi guys, kahit naka-switch ka lang sa mababa kasi kahit sa 1 ohms or sa 100 ohms. Ngayon guys, isi-set muna natin sa 100 ohms. Tapos dalawang terminal lang naman ng switch ng TV. So dalawa dito ka lang sa dulo. Ngayon guys, naka-ano na siya. Kailangan hindi nakalapat yung daliri mo dito sa yung talaga yung pinaka-proper. Hindi siya nakalapat dito sa dalawang pin. Dapat sa body lang. So tapos, i-on natin. So gumagana. Kita niya si screen. Nag-off din siya pag naka-off siya. Nag-gumagana siya. Off. So ganun lang siya guys. Ganun lang siya kasimple yung sa switch niya. Naano natin yung sa resistance ng switch. Ngayon guys, titest naman natin yung 5 watts 3000 ohms or 3K. Ngayon, ititest natin siya. Saan natin siya ititest dito guys? So ititest natin sa dito sa matataas sa 1000 ohms or 1K. Ngayon, kailangan pag ano guys, naka-zero bago ka mag-test sa mga resistance, kailangan naka-ano muna siya. Naka-zeroing muna siya. Ito yung zeroing niya. Yan, kailangan din yan. Zero siya. Para accurate yung, yun ang kagandaan sa analog. I-zeroing mo lang, accurate na yun siya. So ngayon, titestera natin yung resistor. Kailangan din nakalapat yung dalawang daliri mo sa dalawang pin niya or sa paan niya. So ngayon, titestera natin siya. So nakaset tayo sa 1000 ohms or 1K. Tingnan natin sa screen. So, almost 3K. Dito yung 0, 2, 3K. Ganun lang yan siya guys. So, ganun lang siya kasimple pag marunong ka na guys. Madali na lang sa'yo. So, ngayon, basic lang muna. Ito lang man tuturo ko. Tapos, hanggang susunod na video, tuturo ko naman yung dito sa DC. Paano tayo mag-test dito sa DC, tsaka sa AC, tsaka sa micro ampere. Saan natin gagamitin yan. So, salamat guys sa panonood, sa mga bago pa sa channel ko na hindi naka-subscribe, subscribe na para updated kayo. Maraming salamat.